Ayun, welcome back to my channel. Ayan na, ito second part ng ating vlog. So since tapos na tayo sa difference na do sa Gospels, no, nagbigay tayo ng overview dun since Holy Week naman. So ito is my point of view sa Catholic Bible, kasi Catholic ako eh. Point of view ko to, ha, point of view. Kumbaga, opinion ko to. I could be wrong, I could be right. So, wala naman ako sinasabi sa ibang sekta. At hindi rin ako nang gagaling-galingan sa ano. Agaya nung, hindi ako nang gagaling-galingan agaya nung mga pastor. Kasi ang gagaling nung mga pastor eh. Meron nga akong kakilala, yung isa sa pinaka-bullying taong kilala ko, pastor. Ayoko na makipag-argue dun. Kasi laging may yan eh. Kumbaga, kawalan ko pa pag hindi ko siya pinansin. So, ayoko nung... Ito, magbibigay lang ako ng overview, ha. Hindi ako gaya ng mga pastor, hindi ako gaya ng mga pare. So, ito is personal ko lang. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo yung aking personal reflection. Ba't ko na-share to? Kasi, recently, ito lang, days past, medyo tinamaan ako ng ano, so... Siguro talagang magba-Bible hotline na ako. Every time tinatamaan ako ng galit. Or magiging ugali ko na rin magbasa-basa ng Bible from time to time kasi para marilib ako. Kasi sabi nila, yes, they say, the Holy Bible is the Holy Word of God. It can be a weapon to any kind of demon. Diba? Any kind of demon, libre pa. Di ba? Libre pa. Walang bayad yun. Kumbaga kung psychologically natotorment ka, eh sigurado ko, eto ang ano mo. Etong ano ng karamihan Bible. Kesa magpa, ano ka, magpa psychiatrist ka, or magpa, magpa ano ka sa psychologist, eh may bayad yun. Eto, wala, libre pa. Ang nagsasabi sa iyo ay yung pinaka-perfect na tao, pinaka-perfect na being na nasa itaas. The greatest psychiatrist, the greatest psychologist, yung nasa taas. So, ito na yun. No? Point of view ko lang sa Catholic Bible para sa mga PWDs na makatulong sa inyo. So, sa Catholic Bible, meron tong Catholic Bible. History muna tayo bago natin makalimutan. Well, nung si Emperor Constantine the Great na-convert into Christianity, nag-utos siya na ang mga Christians o followers ni Christ dapat magkaroon ng isang Bible o collection of scriptures, holy scriptures na pinaninindigan o paniniwalaan ng mga Kristiyano. So, ito yon. Yung Bible is nagsimula because of Emperor Constantine the Great. So, yung Catholic Bible, hindi King James, ha? Catholic Bible is composed of 73 books, 46 na Old Testament and 27 New Testament. So, sa Old Testament, yung Pentateuch. Pentateuch. Penta means five. So, first five books of the Jewish Bible, namely Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kasama na dito yung Torah. Torah meaning law of the Lord given to Moses, or simply say, the Ten Commandments. So, yung Torah o yung Ten Commandments, kasama siya sa Book of Genesis. So, kasama siya dun sa Pentateuch. First five books of the Bible. So, historical books. Book of Joshua, Judges, Ruth, Samuel, Kings 1, Kings 2, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Marami pa yun, pero yun lang na isulat ko para hindi na umaba. Wisdom books, Job, Psalms, Proverbs. So, ito sa wisdom books,
Kaya dapat magbabasa tayo ng Bible, lalo na sa ating mga PWD. Kasi yung story ni Job, tayong mga PWD nakaka-relate dyan. Okay, si Job, isa siyang faithful na tao na sinalanta ng maraming kamalasan sa buhay, including nagkasakit na siya, nagkaroon siya ng ketong, namatay mga anak niya, pati asawa niya, pero hindi nawala yung pananampalataya niya sa Diyos. So sa ating mga PWD, dapat lagi nating babasahin itong storya ni Job. Ako babasahin ko talaga to. Pang motivation from now on. Hindi ko naman sinasabing ano, but mag-aala talaga ako ng time, ulit-ulitin ko itong book, yung story ni Job, kasi nakaka-relate tayo mga PWD dito. Kesa kung ano-ano ang tinitignan natin sa YouTube o kaya sa Netflix, ito na lang. Makakatulong pa sa atin to. At least ito, Biblia. Hindi yung kagaya dun sa ibang komentaryo na galing na sa tao na subjective. So sa ating mga PWD, kung pwede sana basahin natin yung story ni Job kasi nakaka-relate tayo dun. Next is Proverbs. Psalms and Proverbs. Yung Psalms, kung umaaten tayo ng misa, yun yung responsorial Psalms na sinulat ni King David. Merong 150 Psalms. Yung mga nag-El Shaddai, familiar dun yung Psalms 91, yung nakalagay dun sa panyo nila, yun. Psalms yun. Sinulat yun ni King David na sa Bible. Prophetic books, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Daniel, at saka Ezekiel. Ito sa prophetic books. Ang pinakaano rito, yung kay Prophet Daniel. Okay? Prophet Daniel. Why? Ang story nito is, pinatapon siya, papakain siya sa mga lion, pero dahil sa kanyang faith, umamo sa kanya yung mga lion. So isipin mo na lang kung gaano ka faithful siya kay Lord at napaamo yung mga leo na dapat lalapa sa kanya. Okay? Sige, may part 2 kasi mahaba na to. Part 2 coming up.